So, anong gagawin natin dito? Tenet. Oh my God, si B... Fan ka ba ni BBM? So, bakit ka mag... Love it! So, what is ear cleaning? Stomach cleaning? So, ear cleaning, it came from the root word clean. So, ito po yung mga nakuha kay Jay. Jay, so, meron pong pailaw si ate sa noo para pong may miminahin po. Naginto. Dahil lapit. Bakit ka nagpapa-ear cleaning, JP? Huwag ka matulog. Kausapin mo kami. So, galing tayo sa santay kanina. Tapos, ito yung way natin para magpababa ng kinain. Sarap eh. Circular dali lang ako. Sarap din. So, try niya magpa-ear cleaning dito sa Kaufman. Kapag masyado na kayo nag-overthink, mahirap ang kayong matulog sa gabi. Ate, ilang taong ka nang nag-ear cleaning? Nag-interview pa. Busy siya. Naampo ako. Try na naman natin si JP, si Chris, kasi first time niya. What's your final words, JP? Final words. Good night. Oh, first time ni Chris. Hi, it's my first time doing vlog. At makikita niyo kung gaano kadumi yung tenga. So, what's your cover po yung ice niyo? Okay. Ice? Yes. Sige po, pwede naman. Dami-dami pa sa. Kunin mo na lang lahat yan. Anong feeling ng first time na ear cleaning? Weird. Kasi pag cotton buds direct, parang hindi ko siya mapasok ng sagad. Parang, ay hindi branding pala yun. Welcome talaga si Saka wet yung pinapasok. Ano yung wet na yun? Para mapalamot, sir. Para mapalamot yung mga... Para madaling may pasok ng ano. Kailangan po ba asintado? Pag nag-ear, pag ear cleaner. Yung bullseye. Kapag si ate. Ate, paano ka na-recruit dito bilang ear cleaner? Ako si Ate Rina. So, si Ate Rina. Si Ate Rina ang favorite dito ni Ate Rina. So, lagi siya nare-request nito nito kahit si Ate Rina ayaw nasa kanya. Minsan din, di ako nagpapa-air cleaning pag wala si Ate Rina. Kaya minsan din yun na kami marinig. Tuwing kailan po dapat nagpapa-air cleaning? At anong name mo po, Ate? Rachel. Ate Rachel. Pwede yung one, sorry kung talaga gusto niyo marinig sa talagang dyan. Pero yung iba, mga quotes na talagang talagang. Ako nga ate, 3 months eh. Yan nga, kaya siguro mga 10 days po yun. Pabalik ko si JV para sa second session. 10 days. Anong haircut? Tanet, bakit ka nagpapa-ear cleaning? Sumagot ka, ba't ka nagpapa-ear cleaning? Paano mo ito na-discover? Cover. Kaya tinignan na lang yung interview. Ang ingay nung nag-blower. Kasi si Rota yung binu-blower. Tanet, paano mo nga ito na-discover? Si ano, Digo Risho. Si Digo Risho of Big Bulb. Big Bulb, production designer. Eh, pahina na yung boses mo, ha? Anto ka? Nakainis ko si Jenny. Oh, may lagnat na si Chris. Ano? Request ko si Ate Rina. Ano? Sa Katman. Hindi ko naririnig. Kala ko ba niya i-cleaning
ka na, tiba ito ang bigay mo. Nung unang beses mo siyang nalinis. Nung unang beses mong malinis yung tenga ni Tunet, gano'ng kadumi yung tenga niya? Ito kapalang mukha mo, Fred. So madumi? Bro, ba't ka nagpag-upit? Imagine it. Totoo bang heartbroken ka raw? So anong masasabi mo na mali-mali yung kwento ni Tunet sa'yo? Next time magkakaroon ako ng tell-all letter. Aray, oh, posing siya. Tulad tayo. Tunet, malakas ka pa kanina! Diba, ang ganun lang mo sa akin, ate. Ayan, so nakita niyo yung dumi ng tenga ni Tunet. Kita niyo wala kayong makikita kasi kakapa-air cleaning lang ni Tunet kahapon. Ang tawag na po dito ay addiction. Bartender dito, no? Hindi pa po. Hindi pa? Dali si Sarah. Okay. Pero bakit pag nandito, kay ko lagi? Ang taon lang? Reporting po si service. Oh. Kailan ka nagpa-bartender, Alice? Since nung nag-open lang din po ito. Aray. So, meron ba kayong competition ni Brian? Kung sino ang mas magaling na bartender? Ay, wala naman. Rekotalukan lang po kami dito sa wala akong pagalingan. Hindi eh, nung wala ka, si Ari sabi niya. So ano yan? This is a stew. Fancy soup. Kansi. Kansi soup. What's a kansi? If you're talking to a foreigner, can you describe kansi? It's like sinigang. Sinigang, hindi rin na alam. It's like tom yum without the creaminess. But wow. Ito naman mong yung favorite. Taray, nagsasalita si Brian kahit walang tanong. Bartender with lines, Brian. Excuse me. Tastes like your child going in a mid-afternoon summer. In the province. Kaya naging vlogger mahiya eh. Si Chris. Si Chris na lang ito, hindi mahiyain to. I ordered chicken sa aeg. But there was just pumpkin. What's this? Ito sa aeg. Order ako na. Sulit na. Yeah, and what? Chorizo. Longanisa daw yun. Sika. Chorizo nakalagay sa menu. Ito para kay Ro. Try nyo yung calamansi. Personal favorite namin ni Irene. Irene crop top. Irene crop top, binamarka Irene. Ano siya? Basically gin-based na may calamansi, may binisul. So, kung gusto niya ng simple lang, pero spirit forward. Pero kami, pinapatagdagan pa namin ng ano daw siya, gin. Pero ito kasi clean yung taste. Hindi siya matamis, hindi siya creamy. So, kung yung mga gusto niyo yung cocktails ay clean, bye. Ito po min. So, kasama natin ngayon si Rotan. Tsaka si Chris Cow. So, dito kami ngayon sa Cheekies. Tonet, explain Cheekies. Cheekies comes from the root word. So, sige, punta tayo mamaya dun. Sige, tapusin mo muna yung sabihin. Bakit? Bakit yung cheekies nag-end naman sa S, pero comes pa rin yung sumunod? Sometimes, minsan, ang hirap pa rin talaga. Pinagalog! Alam nyo, open
join the school. Lakit naman ba yung ano? Basta tinanong kung ano yung nickname ni Jose Rizal. Tapos yung sagot nila, Simyong. Tsaka si Joe. Eh yung ano, nanay ni Chris Willett Basilio. Kita mo? Ano? Sinagot, Sasa. Open the schools. Ayan, ganyan nangyari kapag puro confidential fund yung binibigay sa DepEd. Totoo. Sasa. Sino ba ng ano yun eh, edit ni Sasa? Tingin mo bakit dumadami yung mga cocktail bars ngayon sa Pilipinas? Kasi gusto doon yung mga tao sa isang buhay. Like you. Parang ngayon, pili ko, after kasi ng pandemic, parang lahat deserve mo na. Hindi na uso yung, hindi na naging uso yung mag-iipon, ganun. Kasi parang na-deprive natin yung sarili natin nung pandemic. So, pagkasweldo, bibili ng iPhone. Hmm, hindi ka naman bumibili ng iPhone. Ay, bakit bibili ng iPhone kung may iba naman bibili ng iPhone? Yung favorite ko rin dito, itong Gulamanade. Gulamanade. Ano ang Gulamanade pa nito? I think open to schools. It's a combination of gulaman and lemonade. Yes. Bakit nila pinagsama yun, Ro? Maasim at matamis. Wow! Ah, but serious also. Kaya ka eh. Di ba din yun joke? Hirap din, ma'am. Ayan na. So, second meal na to ni Tunet for the day. Ano yan? Ano yung order mo? So, this is... Eh, ba't parang lasing ka na? Oo, eh. Nakadalawa na siya eh. Nakadalawa na ako. Yung mata ni Tonet. Lasing ka? Parang lasing na siya, te. So, ano to? Inasal. Boneless inasal. So, para ano? Ang tamat ba yun? Isa na. Pero, ito ang tip ko para diretso kayo sa saan ba galing ang inasal to net? Sa anong lugar? Sa anong probinsya? Galing siya sa amin, sa Pasig. Inang kid. Galing siya sa amin, sa Pasig. Hindi talaga sa ano, mga Ilocos. So, nung una, binagay-tip ko. Tapos nung, na, ano ko na kay JP, nung ano, nung Pride March. So nag ano, umakyat kami yung cast ng Marahuyo ganyan. Tapos parang naghahanap sila ng pupuntahan. Eh dahil nga sobrang traffic sa Maginhawa area dun sa ano, circle, kailangan namin lumayo. So dito ko sila dinala. Tapos si Yanni Hatesu, sobrang happy siya dun sa Kansi. So lahat ng pumupunta dito everyday na dahil kay Tonet yun. Wow! Oh. Tingin mo ba kaya siya tinawag na Chikis kasi malapit sa Shakey's? Sabaw na pasabaw. Baka isa pa lang, di ba niya ubus? Okay, kayo, cheers para sa Ayan. Cheers para sa Ayan. Yes! 1 million yung free shots, ah! Thank you! Magkano, Bri, ang na-contribute namin sa 1 million? Magkano yung contribute namin. Actually, yung free shots dito sa Cheekies, hindi lang sila nag-free shots dahil mayroon camera, ha? Nakadalawa tayo last time, no? Nakadalawa tayo last time. May time nga, nung naka-uwi na ako, nagdala pa rin sila! Pag-uwi sa bahay, nakagrap! Sir, din nyo na ilam yung shot, no? Sayang naman, sige. Mahilays. Gusto ko din yung first one, yung coconut. Oo. Oh. Ba't din yung ginagawang full drink yung coconut? Pag yung order naman po, bali... Off the menu? Opo. I think yun yung ano nyo. Sarap yun. Bri, next nyo, pande coco. Pande coco na. Puro mga bakery, ano naman kayo? O kaya panderegla. Panderegla. Putok. Ano ko lang kayo, Chino? Kopya ba?